Good morning, 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 Pilipinas! Papa Chips TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update tayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin magdesisyon ngayon, bukas at magpakailanman. At syempre, nandito naman tayo sa ating inaabangang reaction photo. Yan. And syempre, gusto ko muna magpasalamat sa ating 2,250 subscribers. Aba, aba na nga naman. Pataas po ng pataas ang ating subscribers. And more than 210,000 views! Thank you so much sa ating mga subscribers and sa lahat na nagsishare, nanonood, at hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Maraming salamat. At ating pag-uusapan ang mukha ng 2022. Sino-sino nga ba ang naging kontrobersya nitong nakaraang 2022? Hindi pa naman tapos, pero siyempre ito yung mga maiingay na pangalan sa larangan ng politika at pelikula at siyempre sa ating mga celebrity. Okay? Ang atin nandyan po si Tony Gonzaga. Siyempre, atin pag-uusapan yan. Si B. Peleni, pag-uusapan din natin. Siyempre. Si Mayor Isko, ating pag-uusapan din. And si Bongbong Marcos, ang ating bagong Pangulo ng Pilipinas. Yan. Atin munang umpisahan kay Madam Leni Robredo. Alam natin na siya ang laging katunggali nitong si Bongbong Marcos nitong nakaraang halalan 2022, nitong Mayo lamang po. At umabot po ang kanyang boto ng more than 15 million votes. Yan. And syempre, ito po ang sabi niya sa kanya. Ito sa mga pahuling araw niya sa kanyang termino bilang VP. Yan, syempre, at hindi po siya pinalad manalo as president. Pero, ito po ang sabi niya. Ako kasi, naniniwala ako na yung lahat na nangyayari may dahilan. So ako, nung hindi ako nanalo, one of the things that I keep telling myself was, talagang mahal ako ng Diyos, na siguro iniiwas ako sa mas malaking problema. Yeah, yan po ang sabi at ni Madam Lenin nito lang pong June sa patapos na kanyang termino bilang Vice Pangulo. At syempre, yan nga sabi niya na iniiwas siya sa mas malaking problema. So, alam natin na maraming issue ang Pilipinas, maraming issue ang bansa natin sa iba't ibang klase. May pandemic, may problema sa kagutuman, sa agrikultura, sa pamimera. So, lahat talaga kakaharapin yan ng susunod nating leader ng bansa. Yeah. And, syempre, nagre-ready na rin siya sa pag-alis sa kanyang opisina dahil uupo na po ito ni parating na VP-elect natin na si Sara Duterte. Yan. So, good luck. Keep safe kaya Madam Leni sa kanyang tatahakin. Sabi niya after niyang bumaba sa pwesto ay magpo-focus na lamang siya muli sa kanyang ginagawa bilang abogado, abogada, at sa kanyang NGO na Angat Buhay. Yan. And syempre, inaabangan din at syempre naging controversial po itong si Tony G na sumanib puwersa dito kay Bongbong Marcos nitong nakaraang halalan. And syempre, hindi natin maitatanggi na anak sa kasal nitong si Bongbong Marcos, si Tony G. So, talaga namang ang suporta niya ay nandito sa kanyang ninong. And, ang magandang balita naman, parang nagbabalik loob itong si Tony G. Or,
tinatanggap, inaantay o pinapayagan pa rin na bumalik sa kapamilya network itong si Tony G kung kailan niya naisin. So, parang tapos ng issue, di ba? After ng election, nangyari na nangyari, naging controversial man ang kanyang pagtulong sa kanyang ninong na si Bongbong Marcos, eh naging maganda naman ang ending nito. And so, peace na itong si Tony G. Yan. And, syempre, isa pa rin sa pinag-usapan, isa pa rin sa maraming mga bagay na nagawa pagdating sa serbisyo publiko, ito namang si Mayor Isko Moreno Domagoso. At sabi niya, di ba, syempre, alam naman natin, nag-consel siya ng tatlong termino, nag-vice mayor ng tatlong termino, nag-mayor ng isang termino, at pinasok niya ang politika sa larangan naman ng pagka-presidente. Subalit, hindi rin siya pinalad na manalo. Yan. Ito ang sabi ni Mayor Isko. Sa kanyang outgoing na rin po si Mayor Isko at ilang araw na lamang din po ay papalitin na siya ni Mayor-elect Hani Lacunia. Yan. Ang sabi po ni Mayor Isko, kung pansarili lang ang iisipin ko, edi sana tumakbo na lang ulit akong mayor ng Maynila. Pinili ko po ang tao kaysa kapanatagan ko sa posisyon. Pwedeng oo, di ba? Siyempre, alam naman natin na pwede pa talagang lumaban itong si Mayor Isko ng dalawang termino at tapusin ang pagka-mayor bago siya lumaban bilang pangulo ng bansa. Subalit, mas pinili nga niya ang tao kaysa kapanatagan niya sa posisyon. Kasi alam natin na kung lumaban ulit si Mayor Isko sa mayor as ng Manila, eh talaga namang malaki pa rin ang chance niyang manalo dahil sa mga nagawa niya at na talaga namang naitulong sa laki ng pagbabagong naganap dito sa buong Maynila. So, good luck pa rin at alam natin magpapahinga muna itong si Mayor Isko pagdating sa larangan ng politika. Pero hindi naman alaman, baka kausapin siya ni Bongbong Marcos o kung anong posisyon or talaga mag-stay na muna siya sa kanyang pamilya sa kagaya ng kanyang pinangako. Yan. And syempre, inaabangan na po ang nalalapit na panunumpa ng 17th presidente ng Pilipinas. At syempre, may panawagan po ang ating mga kapulisan na bigyan ng pagkakataon. Yan, itong ating bagong pangulo ng mga panumpa sa mga realista na sana, di ba, bigyan natin ng chance itong ating nagwagin ito nakaraang Mayo na nakakuha po ng mahigit 31 million votes at talaga namang masasabing landslide po ang pagkapanalo nitong ating presidente na to. And syempre, ang pagbabalik po, yan, di ba? Alam naman natin, nagi-controversial po ang kanyang pamilya pagdating sa larangan ng politika sa mahigit 2 dekada na pamumuno ng kanyang ama. At syempre, ang hindi mawala sa isipan ng taong bayan ang naganap na martial law nung nakaraang panahon ng kanyang tatay. At sabi nga ni Amy, ito na yung kanilang chance na mabigyan siya ng pagkakataon after ng sila ay magwala sa Malacanang. At ngayon, magbabalik na po sa Malacanang ang ating nagwagi. Ang hahawak po ang magiging secretary ng Department of Agriculture. Yan, kanya pong kinuha itong posisyon na ito. Siya po ang magiging secretary at sabi nga po ni William Dar ay mag-iingat na po yung mga may mga ginawang kasalanan dito sa Dar, sa DA. Dahil hawak na po ng ating magiging pangulo
ang listahan ng mga ito. At ngayon pong June 30, yan, tuloy-tuloy po ang preparasyon dahil ilang araw na lamang po ay manunumpa na ang ating bagong Pangulo. Papalitan po niya ang ating kasalukuyang dating mayor ng Davao at naging presidente na si President Rodrigo Roa Duterte na matapos po ang kanyang termino ngayong June 30, 2022, at papalitan po ng ating bagong Pangulo ng Pilipinas, yan, na manunumpa ngayong darating na June 30, 2022, ay walang iba ang ating Department of Agriculture Secretary, ang kanyang hawakan na posisyon. Wow, di ba? Kung wala siya ng sarili niyang posisyon. At talagang tututukan daw niya ito. Ang nag-iisa, yan, isa pong anak ng dating, nag-iisang anak na lalaki ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ang ating magiging Pangulo ngayong darating na July 1. Yan, talaga naman. Congratulations sa ating newly elected president with 31 million votes itong last May. Ay walang iba kundi si. Yan. Congratulations and good luck sa ating bagong Pangulo na si Bongbong Marcos Junior, yan. Congratulations, Bongbong Marcos. Yan, maagang congratulations bago po ang kanyang panumpa ngayong June 30, 2022. Yan. Sa lahat ng ating mga subscribers ni Papa Chips TV, pakishare po ng ating mga video sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga Facebook, and syempre, sa ating mga pamilya, and huwag po tayo mag-skip ng ating mga ads. At sa lahat ng ating mga nanonood, yeah, matinig po kayo nakatuto kay Papa Chips TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Keep safe!